sa mga oras na ito, pakinggan mo naman ako. Maniwala ka sa akin. Intindihin mo na lang muna ako. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Siya... at yung anak niya. Nagbunga ang kahayupang ginawa ni Esther sa kanya. At hindi ako makakapayag na kahit patay na siya, binunggo niya pa rin ang kapatid ko. Huwag mag-aalala, Helen. Hindi kita papabayaan. Gagawin ko ang lahat, kakausapin ko ang abogado ko nang malabas ka sa Lunes. Hindi ako makakapayag na kahit patay na si Lester, maging victim, mapatayin lahat. Ikaw, ako, pamilya natin. Ang duda ko nga, si Lester din ang pumatay sa nanay ni Gwyneth. Masyado na siyang maraming sinirang buhay. Ako ang nagdala sa kanya sa mga buhay natin. Huwag mo sasabihin niya. Umuakuin ang lahat. Wala kang kasalanan. Tayo ang biktima. Tayo ang lahat. Pero tapos na yan. Kalimutan na natin yan. Mabubuhay na tayo ng tahimik niyan. Tama ka. Mabuhay na tayo ng tahimik ngayon. At huwag na nating guluhin pa. Salamat na lang sa mga tulong mo. Pero hanggang doon na lang yan. Ikaw nang bahala kay ninyo, ha? Helen. Dave, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sanang sabihin kay ninyo na nandito. Mangako ka. Gusto kong magkaroon kayo ng tahimik at normal na buhay. Gusto kong maging maayos ang buhay ng anak ko. Sir, balik na lang po kayo pag may abogado na po kayo. Sige na, Dave. Tara na. Huwag mo na akong isipin. Gawin mo na ako ano mo dapat mong gawin. Tanggap ko na nandito. Sige na. Tara na po.